ba ang dapat nating gawin before po ang exam? Please panoorin niyo po hanggang dulo itong video na to. Napaka-importante po nito. It's me again, Juna Shai Bisaya, and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. Kaya mga Shai, is ang pag-uusapan natin is kung ano ba ang dapat natin gawin before ang exam natin. So, lalo na sa mga nursing, two days po yun. So, ito po is importante po ito lalo na sa mga mag-i-exam. So, hindi lang po ito sa nursing, sa lahat po na mag-take ng board exam po. So, ito po is based po to sa mga na-experience ko po. Ito po yung mga ginagawa ko. So, start na po tayo. Una, saka po kayo mag-relax po pag-exam mo na bukas. For example po, exam ko na bukas. So, ngayon po, ngayong araw na to is morning po, nag-aaral pa po ako ng question and answer with rationally, bali 50 to 100 items. Sa morning po yun. Pagkatapos, pagkagabi po, huwag ka nang mag-study. Hindi na po ako nag-study pagkagabi. Relax na po ako. Tapos, na dapat i-relax na po natin yung mind natin para preparation po para exam bukas. Yun nga po, pagkagabi, hindi na po ako nag-study, pero yun nga, may trabaho pa rin dito. Swerte nga kayo kung sino man dito na ang walang trabaho or sino man dito ang hindi busy. So, swerte kayo kung pag-exam nyo bukas tapos nakakatulog kayo ng mataas na oras. So, ako ilang oras lang yung tulog ko kasi natulog ako mga 12 ako nakatulog. Tapos gumising ako ng 4 a.m. Kailangan kong magising ng 4 a.m. kasi mag-prepare pa ako. Tapos dapat nandun na po ako sa venue 1 hour before exam. So, kailangan kong gumising ng 4 a.m. So, yun po dapat. So, yun po. Ulitin ko po, pagkagabi po, relax nyo yan yung mind nyo. Kung pwede po, kung wala kayong trabaho, matulog kayo ng maaga. Tapos, syempre, huwag kalimutan, before kayo matulog, mag-pray po kayo. I-pray nyo na, i-claim nyo na kaagad. Prayer ninyo. I-pray nyo na kaagad na, Lord, i-claim ko na to. I declare na papasa ako. Yun. Kailangan po ng declaration po. So, pangalawa. So, yun nga. Pag-gising mo, exam na. Yan po. Huwag ulit kalimutan mag-dasal. So, napaka-importante po talaga yung mag-dasal. So, yun nga. Ulitin ko. Dapat i-claim mo na may declaration ka na, tapos huwag kalimutan yung 3 things na dapat meron ka, yung faith, prayer, tsaka action. Yun. Number 3, dapat po light lang po yung breakfast natin. Katulad po sa akin, ang kinain ko po is bread lang po. Dito po sa Middle East, kubus po. Bread tsaka egg. Yun lang po, tapos with milk tsaka tea. Yun lang po yung kinain ko. Number 4, so, dapat po, early bird po tayo. 1 hour before examination po, dapat nandun ka na sa venue po para makarelax yung utak po inyo. Kasi po, kung late ka, may tendency po na magpanic ka, mag-cramming ka. So, hindi ka makarelax po. So, yung utak mo hindi makafocus. Dapat, wag malate. Number 5. Habang maghihintay po tayo ng oras, nood po muna kayo ng mga funny videos, ganun, para yung kaba ninyo po is mawala. Number 6. So again, pag time nyo na pumasok sa room, kung saan kayong room na assign, huwag ulit kalimutan magdasal. Yun po, parati po talaga yan. Importante po talaga yan. Huwag kalimutan magdasal at mag-CR na kayo. Kasi po, meron pong ibang mga nagbabantay po sa during exam na hindi, pag once na nandiyan na kayo sa room ninyo, nakaupo na kayo, nandiyan na kayo sa upuan ninyo, bawal na po lumabas. Yun po, dapat nakapag-CR na po kayo. So, yun lang po ang maisi-share ko po sa inyo, yung 6 po na gagawin, dapat gawin natin po before examination. Yun lang po yung mga na-experience ko at yun lang po yung mga ginawa ko. Please, panoorin niyo po ang next video ko. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ako nag-shade. Kasi po,
nung first take ko tsaka second take ko, mali po yung shading ko. So sa third take ko po is may tama po palang strategy kung paano mag-shade po. So please panoorin niyo po ang next video ko na i-upload. Thank you for watching my video and please don't forget to watch my next video. God bless. Bye.